Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay dako na tayo dito sa tiebreaker rapid game number 3 mga kamatsyas. Ayan, talagang pagod-pagura ng kanilang bakbakan, talagang nakipagtigasan si Esipenko na hindi siya bibitaw. Ano naman kaya ang nangyari dito? So nabawasan na ang rapid nila ng time control na 10 minutes plus 10 seconds increment. Dito naman magkakasubukan. Pag nag 1-1 pa sila dito, eh hahantong na sila sa blitz na 5 minutes plus 3 seconds increment. Pag nag 1-1 pa rin sila doon, Armageddon na mga kamatsyas. Pero tingnan natin ito. White dito si Magnus, black si Esipenko. Tingnan na kagad natin. Magnus played D4, Esipenko played knight F6, nag C4, nag E6, nag knight F3, nag D5, nag G3. Ayan, naulit na naman, no? Katalan ulit. Nag bishop B4, check ulit si Esipenko. Bishop D2 ulit. Nag bishop E7, umatras ulit, naging game na nila. Bishop G2, nag castle, nag knight BD7 ulit si Esipenko, at dito nag queen B3 naman si Magnus. Okay, kung matatandaan nyo, ang ginawa ni Magnus kanina ay nag B4, no? Then kumapture, nag queen C1 novelty. Yan, kaka-analyze lang natin yan. Pero dito, nag queen B3 naman, tingnan natin. Nag knight B6, nag C5, pumasok. Nag knight c4 at dito nag bishop c3, maagang novelting hatid ni Magnus. Okay, kasi ito nangyari na before, bishop f4 talaga ang pinakamadalas gawin dito eh. Ayon sa huling malakas na dikdik ang laban noong 2009, laro ng parehong super GM, ay tabla ang naging resulta. At may tumira naman ng queen c2. Ayan, sa bakbakan nila Super Grandmaster Ding Liren and Super Grandmaster Sergi Karyakin. Nanalo si Ding Liren noong 2019, panalo puti. Okay, so yan po ang mga referensya. So ipopost ko na lang ang links niyan sa description below. Balik tayo dito sa new move na ginawa ni Magnus. Bishop C3, nag B6 para basagin kagad yung C5 na nang iipit. Dapat kasi ang black ang maka C5 dyan eh, para mas maganda eh. Kaso yung white ang nakauna. So nag C6 para manatiling ipit ang black dito. Ang ginawa, nag A5 dito si Esipenko para siguro gusto mag bishop A6. So dito, balik lang muna natin. Sabi ko kako, paano kung mag queen D6? Para may threat, mabumagsak agad yung weak pawn na yan. May simpleng knight E5 lang pala. So depensa lang sa C6 and hindi naman makapture kasi kakapturein lang, eh double. Yun ang purpose ng pagkaka bishop C3, suportado ang pawn sa E5. Pag nagkataong na exchange, no? Talagang matibay ang mga ideas si Magnus. So dito nag A5, nag knight BD2, neutralize lang sa knight sa C4, nag bishop A6, sinuportahan ng knight. Capture, nag queen C2, nag A4, ayan, para mangain ang space sa queen side. Nag knight E5, so tineret ang bishop, umatras bishop B5. Nag rook FE1, so may mga balak na timing, E4, break. Nag bishop D6, nag bishop D2. Okay, para kung mawalan man ang depensa, kasi yung knight ang dumidepensa sa C6, ay papaano nandyan na yung queen and yung bishop, nagbabalak na imaniobra sa F4 o kaya sa G5. So maraming ideas. Nag A3, ayan, para maihatid na yung pawn dyan, at obligado talaga mag B3. Kasi kung magka-capture yan, hindi kina-capture yan mga kamatsya sa rook takes A3. Then ang next target, pipilahan yan mamaya, queen E7, then rook FA8, mape-pressure ang pawn sa A2. Kaya pagkaganyan, para safe ang pawn structure, eh talagang B3 lang. Then, pumasok knight E4 mga kamatsyas. Yan daw ang risky move na ginawa dito ni Esipenko. Ang mainam lang daw na tira dito ay simpleng queen E7. So mag-abang na lang din queen E7, no? Equal. Pero ang ginawa, nag knight E4, then nag bishop takes E4, D takes E4. Ang hindi niya nasilip dito, mayroong malakas na knight D7 pala si Magnus. Siguro ang na-consider dito ni Esipenko na si Magnus ay kakapture kagad sa E4, na may capture siya sa knight sa E5. Hindi pwedeng pawn D takes E5, paki-imagine nyo matatagpas ang bishop sa D2. So dito tendency talagang queen takes E5, then bishop takes C6, opposite colored bishop, may queen D5 na naman, equalacious na naman ang datingan mga kamatsyas. Talagang sasama na sasama ang loob dito ni Magnus, nakakatabla na kakatabla, no? Biruin nyo si Esipenko, no? Talagang matindi. So dito nag knight D7, may hagip muna sa tore, at pinanindigan na talaga dito ni Esipenko kung tibayan na lang yung pawn sa E4.
Kasi kung iiwas ng simple ang tore, rook e8, may simpleng queen takes e4, edi wala na. Isang buong, isang pawn talaga lamang ni Magnus. Walang compensation ng black. Ano compensation? Tapos magro-rook ac1 na, queen c2, e4, e4, e5. Paki-imagine nyo may mga ganun. So wala na. Ang ginawa, para pagtibayin na lang yan, nagpa-quality down sa Esipenko, nag f5, suporta sa e4, nag knight takes f8, queen takes f8, then nag bishop f4. Ito namang si Magnus, syempre lamang sa material exchange, kumbaga bawas-bawas na, nag rook d8. So dito, nag bishop f4, kung ka-capturing kasi ni Esipenko, capture, o nga double pawn and nabuksan din yung g-file na pwede rin maka-atake dito sa king ni Magnus, pero wala eh, isang queen c3 lang yan, then queen g3, or king g1, rook g1, king h1, sorry, king h1 followed with rook g1, control sa g-file. Hindi mapapangatawan na ng black kapag kinapture pa yan. So, yan ang na-realize ni Esipenko, kaya siya nag-rook d8 na lang, then bishop e5, kinapture na, capture, nag h6, parang idea, marahil mag g5, then f4, mga timing na ganung ideas. So, nag-rook ad1, talagang todo to the max. Palit-palit talaga na puwersa si Esipenko. In exchange na, tinanggap na. Capture, then nag-queen b4. Ano habol ng queen b4? Nag-king f1, nag-e3. Ah, mga ngalikot dyan sa g4. In f3 lang ni Magnus. Kasi kung kakapturein, eh wala. Triple pawn lang din naman yan. Grabe mga discarding nila. Tapos may queen g4 pa. Mga queen h3, mga likot-likot na ganyan. So, ang ginawa ni Magnus, nag f3 na lang siya para manatiling safe at walang maniobrang magagawa ang black queen para makapasok pa. So, nag h5 ang idea, mag h4. Then, pagkakataon naman ni Magnus na mag rook d7, atakihin ang pawn sa c7. Nag h4, kumapture, rook takes c7. Then, ang ginawa dito, nag h3. Ang idea dito, ni Esipenko magku-queen dito na. Yan, may mga ganyang ideas pero timing lang, no? Or kaya queen d4, threat ang pawn sa e5, queen a1 check, mga ganun. Para walang aakyatan yung king ni Magnus, ang ginawa, nag-rook d7 para walang queen d2, wala rin queen d4, at dito ang nakalagay, black resigns. Ayun, napisa din ang pinaka-iintay nating pagkapisa. May nagkapisa na nanalo si Magnus. Gravacious mga kamatsas, pag tinignan nyo yung video, pagod na pagod talaga si Magnus. Mabigat itong si Esipenko. Bata pa yan ha, si Esipenko, bata pa, pero ang bigat talaga tumira, talagang may future talaga. So pag rook d7, nanalo si Magnus. Sa second tiebreaker nila dito, meron pang pangalawa eh. Kasi nga dalawa-dalawa yan, di ba? Kapag naitabla ni Magnus, si Magnus na for round number 6. Pag nanalo naman si Esipenko, hahantong na sila sa blitz. So, must win dapat si Esipenko sa second game nila. At yan kaagad ang i-analyze natin mga kamatsas. Pakiantabayanan nyo. Maraming salamat muli at sana natuto kayo dito sa game na ito. At kung kayo ay natuto, pahit naman uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa game na ito, comment nyo na lang sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.